Meron akong isi-share sa inyo. Good afternoon, good evening, good morning. Sa inyong lahat, sa ating lahat. Kilala nyo to? Siguro kilala nyo yan, no? Lahat naman tayo ay alam yan, pangrikado, di ba? Guess what? Kung anong gagawin ko. Huhugasan ko siya. Di ba? Nagpakulo ako ng mainit na tubig. Lalagyan ko siya ng mainit na tubig. Maglagay ako ng tea. Ayan. Oh, alam niyo na. Anong gagawin ko? Di ba? At my gatas. Bow. Alam niyo, milk tea with the herbal mint green. I mean peppermint. Masarap siya. Masarap siya. Alam niyo, nakakatulong sa akin 'to. Nakaka-refresh sa aking moody. Alam niyo ba 'yun? Pag uminom na ako ng tea, hindi na ako nagko-coffee. Wala na 'yung coffee ko kasi 'yung tiyan ko parang nagrarambol ba? Thunder, alam niyo ba 'yung thunder? 'Yan. Palagi akong may thunder pag nagkakape na ako ngayon. So, ito na ang pumalit sa kape ko. Ang gagawin ko 'yan. Bababad ko muna siya sa tubig na mainit. Buena. Yan, di ba? Gawa ko na yung tea. Masarap yung aking tea na herba buena. Meron akong isi-share sa inyo. Ano to? Spray, di ba? Huwag kayo magtataka kung anong kulay. Ang isi-share ko sa inyo, ito ang ginagawa ko, ito ang technique ko. Sa akin lang to, ah. Pero, kasi sa tagal ko na naging OFW, kahit kadami akong plinaplansa, alam nyo ba yun? Itong technique ko. Kahit gaano karami ang long sleeve, ang plaplansahin nyo. Ang paborito kong plansahin ay long sleeve. Pinakapaborito ko sa lahat ang long sleeve. Wag lang t-shirt. Tapos, ito, pag tuyo na, di ba? Pag nagsasamsam kayo, lalong-lalo na pag yung dryer, ang yan sa dryer. Siguro, bakit mo pa i-spray? Galing naman yan sa dryer, sabi nyo. Kasi galing sa dryer, minsan mahirap i-plancha. Pero tandaan nyo, ito, mayroon technique ito. Ano ang linagay ko dito? Yan. Ang ginagawa ko, pag ako'y nag-plaplansa, ini-spray ko muna siya. Tapos pag na-spray ko na siya, lahat ng damit, ginaganyan ko. Lalo pag yung mga puti, alam nyo kasi ang mga puti na long sleeve, magusot. Tapos, fino-fold ko siya. Fold mo. Mga 5 minutes bago ako magpa-plansa, ginaganito ko lahat, kahit bedsheet. Kaya mabilis ako sa bedsheet. Bedsheet, mga punda ng unan. Kaya, mabilis ako magplancha. Sabi nila, maraming ayaw magplancha, no? Ito lang ang technique ng plancha. I-fold nyo lang ganito. Irarap nyo siya ng towel. Irarap nyo lahat. Kung ano yung finoldyo, irarap nyo lahat ng towel. Lalapag. Maghintay lang kayo ng 5 minuto. So, ayan. Mag-crumple siya, diba? Inisprayan ko siya ng tubig. Tapos, hinintay ko siya ng mga 3 minutes. Ayan. Diba? Lalong-lalo na dito sa mga gilid. Sa mga gilid, alam nyo, ang pinakamahirap, ang sabi nila, ang pinakamahirap na plansahin yung dito sa gilid. Yung kung saan yung pleats at kung saan yung diyan. Sabi nila, yan ang pinakamahirap plansahin. Pero sa akin, simple lang yan. Basta, yun lang ang technique ko. Kaya, masinop siya, hindi siya magulo. Ganyan. Diba, ang ganda ng niya? Hindi siya crumpled. Lalong-lalo na pag sa bedsheet nyo, sa bedsheet nyo gagawin yan, linis ang pagkaplansa niya. Ito, crumpled din to. Crumpled siya. Diba? Ayan. Wala na yung gusot niya.
Saka maganda yung pagkaano niya diyan sa may sa pinakamahirap kung saan plantsahin. Diyan. Kasi ang pinakamahirap dito plantsahin eh para mag-perm siya kaagad. Ayan. Kagaya ng jeans ito, napaka-crumple siya, no? Jeans na short. Inisprayan ko siya ng tubig. Yung ano, spray ko kanina. Ayan. Diba? Baliktad ko siya in ano, kasi blue siya para hindi magbabakat nung aking pagplansya. Dahil wala ako yung towel or handkerchief na pangpatong para hindi magbakat dun sa plansya. Kaya binaliktad ko siya, diba? Ang pinakamahirap plansahin minsan dito eh. Yan. Yan ang problema ng mga nagpapalansya. Yung mga iba, sige, plansya lang dyan. Hanggang masusunog yung sensitive na ano ng plansya. Diyan, sensitive kasi ito pag plinansa mo ng mainit. Para maganda siya, ganun ang gagawin. So, babaliktarin ko na siya, di ba? Hindi ako nagpa-plansya ng ano, ng harapan, lalo pag wala akong yung pangtakip ba? Mayroon akong gustong isi-share ulit sa inyo. Ito, kung sinong may mga salamin diyan, may mga glasses, o kaya sa ano, sa salamin ng banyo. Mayroon akong technique doon sa paano paghuhugas ng salamin. Ako may dalawa akong sunglass. Ay, may dalawa akong salamin. Eyeglass. Dalawang eyeglass. So, ito ginagamit ko pang araw-araw. So, hindi nyo makita, no? Di ba may mga dumi? May marumi? Di ba marumi yan? May mga bakat. Kasi ito ginamit ko pag luto kahapon. May mga bakat siya, di ba? Mahirap bang tingnan. May mga bakat siya, di ba? O ito na lang kaya. Salamin kong ito. Kasi wala siyang ibang ano eh. Yan. Wala siyang reflektor masyado. Ito may mga bakat. Di ba ang dumi-dumi? Yung salamin, di ba ang dumi yan? Maalikabok. Kasi naglinis ako, nagdust ako at saka nagbacuum. Ayan. Yan, nag-oil ako kasi kanina. Ngayon, ang technique lang ito, kung mayroon kayong sabon, kahit anong sabon. Yan, di ba? Sabon. Ganitong sabon. Ngayon, i-kukuskus lang yan. Kuskus lang. Yan. Yan. Di ba nakuskus ko na yan? At saka, mayroon kayong cloth. Marami na nabibili nito na fiber cloth. Diba? Yan lang ang panglinis. Diba nikuskus ko na ang sabon? Yan. Kahit anong sabon. Pag pirunas yun ng ganyan, kailangan ipunas, punasin hanggang mawala yon. Para sa ganun, malinis yung salamin. Diba yung may mga... Ayan, napakalinis na siya, oh. Makikita nyo ang diferensya niya noon. Napakalinis na siya. Ito, ang salami ito, kahit man yung ako noon, ang paglilinis ko, ginaganong ko siya. Ngayon, pag blino ko siya ng aking bunganga, mawawala ka agad. Lalo pag nasa aircon kayo. Halimbawa, sasakay kayo ng sasakyan o sasakay kayo ng kotse. Pag nasa front seat kayo, directed yung aircon, di ba? Paglabas nyo sa kotse, magbe-blur yung inyong eyeglass. Maraming puti-puti, di ba? Yung parang blurry siya. Ito, pag lininis nyo ng kahit anong sabon na pampaligo at punasan nyo ng fiber cloth, hindi yun magbe-blurry man siya pag nakatutok kayo sa aircon, pero hindi siya mag-i-stay. At kahit dalawang araw na hindi hugasan yung salamin, malinis pa rin siya. Ito, malinis na siya. So, papalitan ko, clear na siya. Ayan, napaka-clear na yung aking salamin. Ito, as nakikita nyo yung ano niya, yung medyo maano kasi siya. Makita nyo yung rumi niya. Ayan. Ayan, nakikita nyo yan. Ayan, lilinisan ko siya uli. Ito sa sabon. Ayan.
Ayan, malinis na siya. No, napaka-clear siya. Makita yung mayroon pa yan sa gilid nito, mayroon pa yan. At kita tingnan niyo yung ano, hindi pa nalinis, hindi pa siya malinis masyado. Marami pa siyang dumi, 'di ba? So ililinis ko rin 'yan, ililinis ko rin 'to. Napaka-clear siya. Ayan. Malinis, malinis na siya. Ayan, oh, napakalinis na siya, 'di ba? Malinis na siya. Kanina, blurry pa rin siya. Nakikita nyo. Kahit dalawang araw, hindi nyo hugasan. Malinis siya. Noon ako naglilinis ako ng mga salamin ko noon. Ano, palagi sa tubig, yung may sabon, ganun. Napakabilis siyang ano, napakabilis kapitan ng oily, lalo pag nasa kusina ka, kakapitan talaga ng oily. Pero pag, yan, ang ginamit mo sabon, guarantee ko sa'yo, hindi ka palaging maghuhugas ng iyong salamin. Yan ang aking technique sa salamin, hindi na yung aking usok ng aking bunganga. Kahit sana ko noon, usok ng aking bunganga, madaling panlinis kasi. Pero ngayon, pag nasa bahay na ako, linilinis ko na ng sabon. At yan na, at saka itong powder ay fiber cloth, yun lang panglinis ko. So yan ang aking topic ngayon sa araw na ito. Muli sa susunod na, don't forget to subscribe and press the button so we'll notify you pag mayroon akong susunod na video at tuloy-tuloy natin ang pag-uusapan sa aking buhay, topic ng aking buhay. Goodbye and God bless us all. Good night, good morning, and good afternoon to everyone. Bye-bye!